tila nga hindi pa rin makapag-move on at patuloy pa rin sinisiraan ni Lenny Robredo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang pamilyang Marcos. Ito ang ibinahagi ni Benji Contreras na kababayan mismo ni Lenny Robredo. Narito ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. Pagtuturo ni Lenny Robredo sa Harvard Kennedy School, tila paninira pa rin ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mga larawan na ito ay kuha sa Facebook post ni Benji Contreras. Narito ang naging banat ni Benji Contreras, Deceptions at Harvard. Patuloy ang paninira ni Professor Doctora, Attorney Lenny Hirona Robredo sa mga Marcos, hanggang sa lecture niya sa Harvard Kennedy ay sinisiraan niya si former Press Ferdinand E. Marcos sa mga estudyante doon. Pilit niyang linilin lang ang mga estudyante sa mga kasinungalingan. Bakit hindi niya e-lecture ang ginawa ng Smartmatic noong 2016 election? Diyos ko, pati sa ibang bansa nagkalat si Madam. Pati sa ibang bansa dinala niya yung ugaling paninira niya. Talagang ayaw niyang tantanan. Ayaw niyang tantanan ang mga taong nakatalo sa kanya. 'Di ba? Tingnan niyo. Tingnan niyo yung mga nililecture ni Madam about daw sa malfunctioning, no, nung election. Oh, grabe, no. So, anong gustong iparating ni Madam dito? Huy, Madam, talo ka na. Talong-talo ka. Tanggapin mo naman ang pagkatalo mo, nakakahiya ka. Pati dyan, dinadala mo yung pagkatalunan at pagka-bitter mo. Eto pa, siguro ang topic niya, 1,700 islands. Diba? Ito pa. Grabe! Marcos lied about receiving the U.S. Medal of Honor. Talaga namang gigil na gigil si Madam sa mga Marcos. Ayaw niya talagang tantanan kahit natalo na siya, sige pa rin siya ng sige. Ito pa, di ba? 6 out of 10 Filipinos families were considered poor. Ah? Blamers, di ba? Siguro gusto niyang ano dito sa lecture niya na to, 'di ba? Gusto niyang ipahiwatig sa listener niya na kasalanan ng mga Marcos. Galing, ang galing. So ikaw na naman ang tama, ikaw na naman ang birhen, ikaw na naman ang may nagawa. Wow. So bakit, Madam, ilan ang napayaman mo nung naging vice president ka? May napayaman ka ba? Napayaman mo sarili mo, ganda-ganda nga ng mga bag mo. At ayan na, si Binig, ayan, binibida. So una, sinisiraan niya, tapos siguro sa huli, binibida na niya, di ba, ang mga master niya. Ayan pa, grabe, no? And of course, di ba, ang bayani nila, di ba, ang santa-santita nila, si Cory, na isang simpleng housewife lang na ewan ko ba bakit naging presidente ng Pilipinas. At proud na proud pa si Madam. Ayan, di ba? So, ayan, dinamay pa niya si President Duterte. Lakas ng apog ni Madam, no? So, since hindi mo na mauto ang mga kapwa mo Pilipino, pupunta ka ngayon sa ibang bansa at doon ka mang uuto ng tao. Hindi ka nga namin maintindihan, ibang lahi pa. Tigil mo na yan! Talo ka na! Kahit anong gawin mo, magtambling-tambling ka, magbuga ka ng apoy, next election, talo ka ulit! Pagpatuloy mo na yan, Madam! Grabe ah! Kung sa Bisaya pa, kaluoy pud! Fake facts and libel. Now guys, alam ko na alam nyo na napaka-normal na sa kanila ito. They've been doing this mula ng tinawag nila mga sarili nilang kakamping. Actually, even before, nung dilaw pa lang sila. Diba? My gosh. During the campaigns, diba? Mag-ano naman tayo, mag-reminisce ng konti. Mag-ano, let's take a walk down memory lane. Para to remember happier times nang wala pang kakampyur, wala pang kakamputla. And it was just all, anything and anyone. But Lenny, di ba? United pa tayong lahat niyan. Ang kalaban natin, iisa. The candidate, Lenny Robredo. And
her team of rabid kakampinks who think that they're smart, who think that they're social, di ba? Let's try to remember, lahat ng mga pinagsasabi nila, they're fake facts during campaign, hindi ba? Sino ba naman ang makakalimot sa mga mathematical na numbers and figures ng mga attendees sa rally nila? Di ba? Ito mga inflated numbers na sila-sila lang rin naman ang basehan nito. Organizers mismo lang. Mga kakampi lang rin nila, mga kakamping lang rin naman ang nagbibigay ng numero. Na after a while, after a day or so, sometimes even just a few hours later, biglang kinokontra na ng mga estimators ng PNP. Siyempre sila ang crowd control, hindi po ba? Anywhere that you hold a rally, a legal one, of course, merong ano yan, may permit at saka merong nag-i-estimate. Normally, the LGU will send PNP or military to maintain peace and order dun sa area. Siyempre, where there's a crowd, there is a potential for mishaps, kaguluhan, ganyan. Grabe, no? Grabe yung bloated numbers. It's really mathematical, hindi po ba? Tapos on, all of these fake facts nila na parang all throughout the campaign, Pasig is pink, Divisoria is pink, Pretil is pink, Payatas is pink, Panty is pink, everything na lang is pink. But the truth of the matter is, never really was. Hindi naman siguro nakakagulat pa na napatunayan na a lot of these pictures and photographs that they used during the campaigns were edited, diniliman. Actually, I think it was Direk Daryl and his team or someone had reached out to them to prove how dinadaya using pinadidilim in some areas para magbukang puno. I have a feeling na parang tama ang pagkakalala ko na parang he even in-explain niya when they did the movie Re-Virginized parang to create the impact or the effect na puno yung location ng parang carnival scene kung paano diniliman yung gilid ganyan ganyan. In-explain niya so that ordinary people would understand why napaka-critical ng lighting during pictures na pinagbabasihan ng crowd estimates. Hindi rin naman siguro natin kaya or madaling makakalimutan ng mga taong lobo, a mannequin, mga sibuyas, yung pagkaka-edit na mga parang mukha tuloy may taong giant at may taong duwende. Do you remember all of these? Fake facts. Ang favorite ko is yung pinalabas nila that actual statistical science was a fraud para lang mauto ang mga tao to believe na may chance manalo ang kandidato nila when in fact as early as December ang layo na ng lead ng then candidate and currently president Bongbong Marcos as early as December. Ang dali namang i-Google niyan. Unlike them, ako, may basehan. Rappler mismo ang nagsabi na leading candidate na si Bongbong Marcos by December 2021. They had released an article, I think if I'm not mistaken, December 20 or December 19, around those dates. I-Google niyo na lang po. It's so easy. Bongbong leads the survey. Tapos maglagay kayo ng year, 2021. Nando naman. It will pop up. Mabubulag kayo. Kasi, I'd like to say na magugulat kayo. Pero, these people refuse to face facts. In fact, they invent their own. They are in possession of fake facts. Umpisa pa lang yan ng campaign. The worst part is, the reality of it is, when it comes to matters that involves the Marcoses, lampas-lampas pa ng campaign. All the way back to 2016, all the way back to 2015, all the way back to 1986,
to 1983 to 1971 to 1968. Ganyan nakatagal ang fake facts na nilalabas against the Marcoses.